Hello guys, ito na naman po ang inyong Mami Leia. Tuturuan ko naman po kayo ngayong araw kung paano po gumawa ng saniya di jads. Saniya di jads po. Ang kailangan lang po natin ay manok. Kalahati lang po ng manok. Kasi po dalawa lang po kami ng amo ko dito. Tapos po kosa. Hiniwa-hiwa ko po siya ng pa-square. Ay, circle, pa-circle. Tapos po, need po natin ng popsicum, bell pepper, pa-square-square lang din po, tomato, ganun lang din po ang hiwa, patatas, ganun lang din po, pa-circle, dalawang buong garlic, at saka po onion, pa-circle din po ang onion. Need din po natin ng 2 tablespoon of baharat. Ito po yung mixed ingredients dito sa Saudi. Black pepper and salt. Tara, let's get started. Una po, ayan po, una po, ilalagay nyo po ang gulay. Salit-salitan lang po, ayan po. Una po, kamatis. Hindi nyo po kasi makita. Ayan po, kamatis po. Kamatis. Popsicum. Ayan po. Sibuyas, kosa, patatas, ayan po, saka po, isa pong manok. Ayan po. Tapos, ganun din po uli, ayan po, popsicum, kamatis, patatas, onion, kosa. Ayan po. Ganyan lang po siya. Tapos po, isa po uling hiwa ng manok. Ayan po. Tapos po, kamatis po ulit. Popsicum. Onion. Patatas. And kosa. Ganyan lang po siya. Ganyan po ang kalalabasan. Okay po. Next po ulit, dito sa isang layer, ganun din po, kamatis, ayan, onion, kosa, popsicum, patatas, ganun din po, tapos po, isa po uling manok. Sunod-sunod lang po, ganun lang po, ililayer nyo lang po siya. Tapos po, isang piraso po uli ng manok. Ayan po. Sa magkabilang gilid ko po inilagay kasi po dito po sa gitna, puro po gulay po ang ilalagay po natin. Ayan po ah. Patatas, kamatis, yan sibuyas, kosa, yan po. Basta po, lagay lang po kayo ng lagay kasi po, dito na po siya sa gitna eh. Lalagay na po lahat natin ng ating gulay sa gitna. Yan po, kung may mga sobra pa po kayong mga gulay, isiksik nyo lang po ng isiksik dyan sa, para po hindi po masayang ang ating gulay. Isiksik nyo lang po siya.
hanggang sa mapuno siya. Ayan na po ang kinalabasan po ng ating saniya de jads with vegetable. Ngayon naman po, ito pong dalawang pirasong bawang, ilalagay lang po natin siya rito sa ibabaw. Ganyan po ang kalalabasan po. And then po, lalagyan po natin siya ng asin. Ayan po. Conforme po sa inyo, panlasa. Ibabaw po natin, ayan, asin. Ayan. Tapos po, ito pong baharat. Mix ingredients. 2 tablespoons of baharat. Ayan. Ilalagay-lagay lang po natin sa ibabaw. Ayan po. Ayan. Tapos po, spreadan po natin ng black pepper. Ayan. Sayang po ang gulay. May sumobra po kaya sinisiksik ko siya rito. Sayang po. Gulay lang po eh sapat na po sa akin. Ayan na po. Ayan na po ang kinalabasan po. May kamatis po palang isa. Wala na yatang space. Ayan. So, ayan po ang kinalabasan. Ngayon po, lalagyan po natin siya ng 1/2 cup of water. Ito po, lalagyan lang po natin siya ng kalahati nito. Ayan po. Tapos po, tatakpan po natin siya ng aluminum foil. Ilalagay na po natin siya sa ating oven. Ayan po, tatakpan po natin siya ng aluminum foil. Ayan. Ayan po. Ayan. Tapos po, ilalagay na po natin siya sa oven para po maluto. Ayan po, ilalagay na po natin siya. Ayan po. Iseset lang po natin ang ating oven sa 160 Fahrenheit. Ayan po siya. Okay po. Babalikan ko po kayo pagka po naluto na. Bye! Hello guys! Ito na po yung ating saniya de jads food po ng mga Arabic. Ito na po. Wow! Ayan na po siya. Ayan na po guys. Sana po nagustuhan nyo. Sana po may natuto po kayo sa aking mga ipinupost na paggagawa ng mga pagkain, mga sweet, saka po mga
pandesal, ganyan po. Sana po may natutunan po kayo sa akin. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa channel ko, please po, subscribe my channel, click the bell, like and share. Marami pong salamat. Bye! See you next time! Hello guys! Ito naman po ang inyong Mami Leia. Tuturuan ko po kayo ngayon kung paano po magluto ng pansit. Ang kaso lang po, ito pong pansit na lulutuin ko, kulang po sa sangkap. Kasi po wala pong mabili dito. Pero kahit ganun po, isishare ko po sa inyo. Lalo na po yung mga OFW na nandito rin po sa Saudi na gusto pong makatikim ng pansit. Tara po! Ito po ang ating pansit. Ang nabili ko po, ito po yung pansit. Pansit bihon. Tapos po, repolyo po. Kalahati ng repolyo. Niwa-niwa. Tapos po, hipon. Carrot. Saka bell pepper po. Yan lang po. Kung sa gusto nyo po talaga yung pagluluto po talaga ng pansit, kailangan po natin ng repolyo, carrots, bell pepper, chicharo, beans. Kaso po, wala po dito nun. Sibuyas, garlic, butter, saka po nor cube chicken, black pepper, salt, and soy sauce. Yan lang po ang ating kailangan. Wala rin po akong nabiling celery, kaya po wala rin pong celery yung aking pansit. Pero naman po, kung may pagmamahal naman po, sasarap din po yun. Ayan po, mag-start na po tayo. Need po natin ng olive oil. Ayan. And of course po, need po natin ng butter. Hayaan lang po natin siyang mag-melt. Hinaan lang po natin yung ating apoy. Yan po. Ngayon po, halo po natin ang ating bawang. Yan lang po natin siyang mag-golden brown ng konti. Ayan. Ayan naman po ang ating sibuyas. Kung nasa Pilipinas po natin, tayo, nagbin po natin ng patis. Kaso po, wala po dito. So, gagamitin na lang po natin yung nor cube po, saka salt for the taste. Ayan po. And then po, iulog na po natin ang ating hipon, shrimp. And then, spreadin po natin ng paminta. Konti. Yung pong ating pansit, binabad ko po sa tubig para po medyo lumambot na po ng konti.
Yun po, ihulog po natin ang ating carrot saka bell pepper. Saka po ang ating soy sauce. Ibigyan lang po natin sa muna ng konti lang kasi po baka po umalat. Ulog na rin po natin ang ating noodle cube. Pan lang po natin. Ayan po, ayan lang po natin siya nakatakip para pumaluto po yung ating hipon. Yan po. Ngayon po, ihulog na po natin ang ating repolyo. Sayang walang celery. Pero okay na po yan. Nakapatikim na talaga ng pansit. Ito, ngayon po lalagyan po natin ng isang botong tubig. Ayan na po. Ayan lang natin siyang maluto. Tikman natin kung ano po yung lasa para po alam natin kung dadagdagan po natin ng okay na po yung lasa. Ayan po. Hulog na po natin ating pansit.
Ihala natin maluto yung pansit. Dagdagan pa natin ng paminta. Yan lang natin matuyo yung tubig niya. Po, titikman po natin yung pansit kung ano na po. Kung malambot na po ba. Okay na po yung lasa. Ayan po, ito na po siya. Ganyan lang po kabilis at ganyan lang po kadali. Ayan po. Guys, ito na po ang ating pansit. Pansit bihon. Tara po, kain po tayo. Hello po. Ito na po yung aking nilutong pansit.
na ang sahog po ay hipon. Ayan po siya. Sarap. Sarap ng hipon, no?